Former Solicitor General Florin Hilbay has joined the opposition senatorial lineup. Christian Esguerra spoke to him before he filed his certificate of candidacy. Let's listen in. Hi, we are joined today by former Solicitor General Florin Hilbay, who is running for senator in next year's midterm elections. He will be part of the opposition slate. Good morning, sir, and thank you for joining us. Good morning, and thank you for having me. First, let's talk about your decision. You're not as popular. Of course, it's arguable that you are as competent, if not more competent, than many other candidates, but you're not as popular. Why even bother to run in this election? Well, I think mayroong espasyo para sa mga bagong boses, sa mga bagong tinig na may kredibilidad. At sa tingin ko, pwede nating ibigay yun sa taong bayan. Hindi pa tayo kilala, pero pag nalaman nila ang ating istorya at ang ating kakayahan, sa tingin ko, makikinig sila sa atin at ilalagay tayo sa balota. Okay, so what do you bring to the table? What is your campaign platform if you're given the chance to become a senator? Well, ang aming prinsipyo, simple lang, ang tama, ipinaglalaban. Mula Tondo hanggang sa Senado. Ako ay pinanganak sa Tondo. Ang nanay ko ay isang kasambahay, elementary graduate. Ang tatay ko ay isang high school graduate. Ipinanganak at lumaki sa Tondo, isang shoeshine boy at isang mensahero. Ako ay scholar ng bayan, number one sa bar, pinakabatang Solicitor General. Ako rin po ang abogado ng ating bayan doon sa West Philippine Sea. Now, what's your specific legislative agenda? Let's say you're given a chance. Pag-upo sa Senado, we keep asking this question because some people who are vying for a particular seat in the Senate do not necessarily have a clear campaign platform. What is yours? Ang sarili ko, pinakamalinaw na kampanyang platform ang pangkampanya ay yung pagtutok sa budget dahil hindi natututukan ng taong bayan yung budget. Kung budget ay hindi natitignan, hindi na o-oversee at hindi nababantayan, pwedeng madaling malustay ng ating pamahalaan. Napaka-importante sa mga panahon na to na kailangan na tutukan natin ang aksyon at ang ugali ng ating pamahalaan. So I think yung overlook the portion ng ating legislative function ay yung oversight function. Maraming nangyayari sa ating bayan dahil di masyadong maingay ang ating Senado para tumayo para sa mga mamamayan. Now you're running as part of the opposition slate. There's this impression that the yellows are not as accepted or as liked today than before. So how do you actually sell your story, you sell your platform as part of a ticket which is not exactly liked by many? Well, I think pag tinignan po ng mamamayan yung lahat ng aking ginawa, lahat ng aking nagawa at ang aking istorya, makikita nila na ako ay nakatutok lagi sa prinsipyo at hindi sa tao. Kung tayo man ay tumututol sa mga ginagawa ng gobyerno, hindi dahil sa ayaw natin sa isa o sa ilang tao, kundi dahil ito ay labag sa ating prinsipyo, labag sa ating konstitusyon. Kaya ang ating laging sinasabi, simple lang, ang tama, pinaglalaban. Now, how do you expect to win in a senatorial race that is very, very tight? You have 7 senators seeking re-election. Now, if you look at the lineup of the opposition slate, pardon me for saying this, that some people are expecting a wipeout, that no one from the opposition might end up winning. If hindi pa tumakbo si former Senator Maroa, so figures high in the survey. So how do you overcome all these challenges? Well, sa diwa ng voluntarismo, no, medyo malakas po tayo sa social media at marami po tayong mga volunteers. Sa tingin ko, pagdating ng kampanya, gagana yung ating mga volunteers. At pangalawa, masyado ng maraming pangalan na paulit-ulit. No? Ngayon po, sa tingin ko, meron talagang espasyo para sa mga bagong tinig. At sa tingin ko, isa sa 12, ilalagay ng mga mamamayan ang pangalang Pilo Hilbay. Dahil ito ay bago, dahil ito ay maprinsipyo. Do you think the impression when it comes to yellow as a political color, needs some sort of rebranding or rejuvenation? Because you also have to accept the fact that a lot of people don't accept or like people affiliated with the yellows. Sa tingin ko, to a large extent, naging successful yung propaganda na pag ikaw ay bumabatikos sa ating pamahalaan, ikaw ay dilawan na. Pero sa tingin ko, pwede namang bumatikos nang hindi ikaw isang dilawan. Dahil lang ikaw ay tumututok sa prinsipyo, dahil ikaw bilang isang Pilipino, naniniwala sa ating saligang batas. And sa tingin ko, there's a large portion of the population, majority of Filipinos, nakatutok dun sa prinsipyo, hindi lamang dun sa personalidad. Now finally, what do you think is the main issue or the main issues that should define this election campaign?
lahat ng mga maling sinabi ng administrasyon, lahat ng mga pangakong napako, ang paglulustay ng pera ng sambayanan, no, pati na rin yung pagbenta sa ating West Philippine Sea. By the way, before we end, why did it take this long to actually announce the complete, it's not a complete slate, to announce the official slate of the opposition? Well, sa tingin ko po ay talagang pinag-isipan ng mabuti ni Vice Presidente Leni Robredo ang kanyang lineup para masiguro no yung lahat ng tatakbo ay mga taong may prinsipyo, may credibilidad at may chance ang manalo sa susunod na election. Okay, former Solicitor General Florin Hilbay, thank you very much for joining us. Thank you and good morning. Back to the studio.